anong naging dahilan ng paghihiwalay? Na-pressure po ako and ayun. Bakit? Magkakare-kare ka ba ka nung ano? Hindi yung pressure cooker. Na-pressure po ba? Kasi gusto niya ng kare-kare. Pag napalambutin yung mabis pabilis daw. Ano yung pressure na yun? Na-pressure. Na-pressure po kasi parang hindi tugma yung estado ng buhay namin. Uy. Anong ibig mong sabihin doon, Kiyos? Magkaiba po kami ng lifestyle. So, siya ay pang high, ganun. Parang high. Tapos ako, standard lang ako, ganyan. So, parang ang hirap ma-reach para sa akin. Na, ano ibig sabihin nung siya yung pang high? Ano ba? High. Ay, para paprangkahin ko na. Ano ba? Social ka ba? Jologs ka? Mayaman siya? Mahirap ka? Iba kayo ng mga trip? Ano yung hindi pagkakapareho? Ayun. In simple term, ano, mayaman siya. Tapos ako, sakto lang. Na may kaya lang, ganyan. Paano mo naramdaman yun, yung magkaiba kayo? Kasi pwede namang ganun, na, yung estado nyo financially, hindi naman pareho, pero pwedeng hindi nyo naman maramdaman yung pagkakaiba. Paano mo naramdaman yun? Naramdaman ko siya sa mga accessories or mga expenses niya sa araw-araw, ganyan. Katulad sa pag tatranspo siya, grab yung ginagamit niya. So, hindi siya marunong mag-commute, ganyan, or hindi siya sumasakay ng jeep, ng tricycle, or ganun. Sa mga kinakain naman po, ibang-iba din po sa, mostly siya sa mga restaurant na high-end, ganyan. Parang sinasabi mo, Kyoso, nahirapan kang sabayan siya sa mga gusto niya. Ayan po. Oh, it must be very hard. Pero hindi nakahulugang kasalanan ng isa yun. Yes. Hindi. Oh. Yes. Si Jaja, alam mo ba na isa yun sa mga naging dahilan ng paghihiwalay nyo? Yung may naramdaman daw siyang pressure? Nung huli na po ko na naramdaman yung pagkasabi niya kasi kala ko po maintindihan niya po ako sa ganun. Kasi hindi naman po dapat binibase sa ngayon yung, ano, yung mga expenses. Kasi estudyante pa lang naman po kami. So, meron pa naman pong future para bumawi for future po. Na-insecure ka ba? Kasi kunyari, magastos si girl. Hindi natin pwedeng sabihin, may, si girl naman, bakit kasi siya magastos? Baka lumaki siyang ganun, di ba? Yes. May kaya siya, mataas ang standard ng mga magulang niya para sa kanya, ang pinamimili sa kanya, branded, yes, ang pinapakain siya sa masasarap. Ganun ang kinalakihan niya na hindi natin pwedeng take that against her. Di ba? So, ikaw naman, nung nakita mong ganun yung lifestyle niya at ganun siyang klaseng tao, tapos nasa relasyon kayo, did you feel insecure na parang, ay, hindi ko kayang kumain dyan, hindi ko kayang pumunta sa mga pinupuntahan niya, may ganun kang naramdaman? Parang all time po na kapag nagsasama po kami, parang naisip ko palagi na out of my league po talaga. Nang hindi niya rin naman kasalanan. Di ba? Kasi parang, nagustuhan nila, mahal nila yung isa't isa eh, sadyang hindi lang pareho ng estado. Nalulungkot ka sa mga sa ganong sitwasyon na... Opo naman po. Tsaka pinagsisihan ko po talaga. Na? Na ginawa ko na sumuko na lang, hindi na lumaban.